So hello mga boss amo, bago tayo mag-start, shoutout muna kay Emiliano Ombayan ng Dasmariña City, kay Kelsey Aguas, kay Marisa Buslon, kay Chris Jack, kay Pultrate, kay Ryan Librando, kay Ralph Paolo Iliano, kay Dave DB, kay Micaela Musa, at kay Jordan Kerr Habuyo. So yun lang, shoutout sa inyo. So pisan na natin yung video. What's up mga boss amo? Welcome dito sa aking YouTube channel. Today, tuturuan ko kayo kung paano mag-wiring ng isang buong motor. So, i-explain ko sa inyo, idodrawing ko yung bawat connection ng bawat parts ng isang motor. So, umpisa na natin mga boss. So, una, magdodrawing muna tayo ng stator. Dahil dito nag-i-start yung kanyang kuryente. Bago nga pala mag-start mga boss, itong wiring na gagawin natin ay para sa mga not battery operated na motorcycle. So, umpisa na natin, drawing tayo ng stator. Ayan mga boss, kunyari ito yung stator natin. So, lagyan natin dito ng stator. So, maraming tawag dito. Merong stator, merong alternator. At yung iba, tinatawag rin na generator. So, yun yung mga tawag sa ating stator. Stator, alternator, or generator. Itong ating stator ay mayroong 5 wires. So, drawin tayo ng 5 wire. 1, 2, 3, 4, 5. So, yung mga wire na yan, mga boss, meron dyang green. At meron ding yellow. At merong white. So ito mga boss, minsan white, minsan pink. Tapos meron tayong ditong blue and white. Pagkatapos yung pinakahuli, meron tayo ditong red black. So yun mga boss, ang ating wire ng stator natin. Green, yellow, white, minsan pink, blue and white, at saka red and black. Yung green mga boss, ito yung ground. Yung yellow naman, ito yung tinatawag natin na light coil. So yun yung light coil natin, yung yellow. Yung white naman, or pink, ito yung ating charging coil. So, yung blue-white naman mga boss, ito yung ating pulser papunta sa ating CDI. Tapos, yung red-black naman mga boss, ito yung ating primary coil. So, ito yung ating stator na meron siyang 5 wires. So, 5 yung wire niya mga boss. So, para mapag-start tayo sa pag-wiring ng motor natin, mag-drawing tayo dito ng CDI. So, dahil itong diagram na to ay para sa mga hindi battery operated na motor, yung CDI natin dito ay 5-pin. So, ito mga boss,
tutorial ko to sa inyo para dun sa mga gustong matuto. Gustong sila na lang yung gumawa ng kanilang motor. So makakatulong tong video na to para madali nyong malaman yung sira ng motor nyo kung ayaw umandar or kung anumang ibang problema. So dapat kabisado nyo yung wiring ng motor nyo. So ito na nga yung ating CDI na merong 5 wire. 2, 3, 4, 5. So ito yung ating CDI. CDI. Siya yung nagbibigay ng oryente na papunta naman sa ating ignition coil. So yung CDI natin ay 5 pin. Ang CDI pala mga boss ay capacitor discharge ignition. So 5 pin siya. Ito mga boss, ano to ha? AC CDI to. AC CDI. Ibig sabihin battery stator drive yung ating motorsiklo kapag may 5 pin tayo na CDI. Okay mga sir, yung CDI natin meron siyang 5 wire. Pasensya na sa drawing ko mga sir. Importante naman dito yung malalaman nyo sa video na to. Okay mga sir, itong 5 pin na to, ang mga kulay na ito ay meron siyang green. Green. Tapos yung bito banda naman ay yung blue-white. Blue and white. Tapos yung nandito mga boss, ito yung black and white. Black and white. Tapos yung nasa gilid ng black and white mga boss, ay yung black and yellow. Black and... Okay mga boss, ito yung black and yellow. Sa baba ng black and yellow na CDI ay meron tayo dito ang red-black. Red and black. Okay mga sir, explain ko sa inyo yung mga wire na itong CDI. So yung red-black, ito yung ating AC power. AC power. So itong red black mga boss ay i-coconnect natin siya dito sa ating dito natin siya i-coconnect mga sir. So yung red black mga sir galing CDI i-connect natin dito sa primary coil ng ating stator, red black din. Tapos mga sir, ito namang black and yellow mga sir ay papunta to ng ignition coil. Ignition coil yan mga sir, yung black and yellow. Yung black and white naman, ito naman yung ating kill switch. Tapos yung blue-white mga sir, ito yung papuntang stator, ito yung ating trigger. So ito yung papunta ng pulser. Tapos yung green mga sir, automatic, ito yung ground natin. So lagyan natin ng ganyan. Pag ganyan mga sir, ground yan. Green, ground. Tapos mga sir, magdodrawing ngayon tayo dito ng regulator sa taas para makonnect natin yung lahat ng wire na itong stator. So yan mga sir, ito yung ating regulator. Sa taas, meron siyang 5 pin. Regulator or rectifier. So, drawin tayo ng 5 wire. So, okay mga sir. Yung regulator natin ay merong kulay green. Merong yellow. Merong red.
merong pink, at merong black. So, okay mga sir. Yung green dito mga sir, sa regulator natin, yung ating ground. So, ground yan ha. Tapos, yung yellow dito mga sir, sa regulator, koconnect natin siya dito sa light coil natin, sa stator. Yan. Yellow. Koconnect nyo siya dyan. Yun yung connection niya. Tapos mga sir, yung pink dito sa rectifier natin, minsan pink, minsan white. Ito yung i-coconnect natin dito sa charging coil na ating stator. Okay mga sir, isa na lang yung walang connection dito sa ating stator, yung pulser. So itong pulser, koconnect na natin siya dito sa CDI natin sa blue-white. So, okay na mga sir. Kompleto na yung connection ng ating stator. Next naman mga sir, yung connection naman ng ating CDI. Para makompleto natin yung connection ng CDI, mag-drawing tayo dito ng ignition switch. Okay mga sir, ito yung ating ignition switch. So, yung ating ignition switch mga sir, dahil hindi ito battery operated na motor, meron siyang 4 wires. So, pagka battery operated yung motor mo, 2 wires lang yan. Okay mga sir, meron siyang 1, 2, 3, 4. Ito naman mga sir, yung ignition switch natin, meron siyang 4 na wires. Ang mga kulay naman nito ay black, red, black and white, at saka yung green. So yan, yung apat na yan. So explain ko sa inyo mamaya yung mga connection nito. Dito muna tayo, kompletuhin natin yung connection ng ating CDI. Tapos mga sir, mag-drawing din tayo ng ignition coil para makompleto yung wiring ng CDI natin. So okay mga sir, ito yung ating ignition coil. Ito yung high tension wire tsaka yung spark plug cap. Tapos ito yung ating spark plug. Spark plug natin. Okay mga sir, itong black and yellow sa ating CDI ay koconnect natin siya dito sa ating ignition coil. Connected dyan. Ito yung black and yellow. Ito mga sir, pag natutunan nyo ito, kaya nyo na mag-wiring ng isang buong motor. Tapos mga sir, isa na lang yung hindi natin nakokonnect dito sa ating CDI, yung black and white. So gaya na sinabi ko, yung black and white, ito yung kill switch. So ito yung pumapatay sa makina natin. Ito yung ating on-off ng ating CDI. So ito mga sir, syempre nakokonnect to sa ating ignition switch dahil ito yung nagpapatay sa ating motor. So, ito yung black and white natin. So, i-coconnect lang natin yan dito. Yan. Black and white. Sa gitna ng CDI, i-coconnect nyo sa black and white ng ating ignition switch. Tapos, mga sir, kung nag-aalangan kayo sa CDI nyo kung sira, pwede nyo tanggalin to mga sir. Yung black and white na yan. Kasi minsan ito, sira lang yung ignition switch. Nakadikit lang sa ground kaya hindi umandar yung motor. Ngayon, pag tinanggal niyo to at umandar to, ibig sabihin grounded lang yung black and white nyo sa ignition switch. So, okay na yung connection natin ng CDI. Kompleto na. Kompletuhin naman natin yung connection ng regulator natin. Ito mga sir. Ito yung nag-charge sa ating battery. Importante rin na ayos to. Lalo sa mga battery operated na motor. So, ang hindi na lang nakakonnect natin dito ay yung red tsaka yung black. Itong red mga boss ay papunta to ng ating ignition switch. Syempre sa red din natin siya i-coconnect. Ito yung ignition switch. Sa red natin to i-coconnect mga sir. Namali ako ng drawing. Ito yung black.
Ito yung red. So, red na galing sa regulator, kukonnect nyo dito sa red ng ating ignition switch. Tapos mga sir, magdodrawing tayo dito ng battery. So, meron tayong battery dito. 12 volts. Tapos mga sir, kung mapapansin nyo, meron tayong fuse, diba, sa motor natin. So, yung fuse natin, dito lang nakakonnect yun. Dito sa red din. Maggagawa ka lang ng extra wire mo. Tapos, papadaanin mo dyan. Tapos, i-coconnect mo siya dito. Tapos, dito mga boss, magdodrawing tayo dito ng fuse. For safety yan. Tapos, kukonnect natin sa positive ng ating battery. So, yun lang nakadirekta yung fuse natin. Sa kulay red ng ignition, tsaka red ng regulator. Tapos, mga boss, isa na lang din natin na kukonnect dito sa regulator natin, yung kulay black. Siyempre, yung kulay black natin ay nakakonnect dito sa black din ng ating ignition switch. Ito yung black ng ignition switch natin. So, black to. Ito mga boss, yung black na yan, ito yung ating accessories wire. So, sa part 2 mga sir ng video na to, i-explain ko naman sa inyo yung lahat ng mga accessories sa ating motor. So, ngayon, ito muna. So, yung green dito sa ignition switch natin, ito syempre yung ground. So, yun lang mga sir. Ito yung ating buong wiring diagram ng ating motor. So, ngayon, kung may problema ka sa kuryente, check mo tong primary coil mo, papunta sa yung CDI. Check mo yung CDI mo kung okay ba. Check mo yung ignition coil, yung black and yellow dito. Check mo yung spark plug mo. Diyan lang kayo kapag kuryente yung problema nyo. Kung charging naman mga sir, ito naman i-check nyo. Itong light coil, itong charging coil, tapos itong regulator nyo. Kapag charging system yung problema nyo. Yan yung mga i-check nyo. Stator tsaka regulator. So, okay mga boss. Tatapusin ko na dito yung video ko. Tapos, gagawa ko ng part 2 para sa mga accessories wire. Accessories wire ng motor natin. So, ulitin ko mga boss. Ito yung ano. Hindi to battery operated na motor. So, ito yung buong diagram niya. So, yun mga boss. Kung nagustuhan nyo itong video na ito, huwag nyo kalimutan i-like at i-share. So, at maraming salamat sa inyo lahat mga boss. Thank you sa mga nanonood.